Pare ko, may problema ka na rin ba sa saraduhan ng iyong gasolina? Na tulad nitong sa akin. Itong sa akin, ang problema niya is fuel leaks. Kung makikita nyo, namamasa-masa po ng fuel yung kanyang paligid. At kahit na po ito ay sarado ko, ay mayroon pa rin po dumadaloy na gasolina dito sa kanyang linya. Yung iba naman po ay hindi po dumadaloy. Ibig sabihin po niyan ay posible po may bara yung kanyang barbula rito. So ito po ay pwede nyo referin kung makakakita po kayo ng may screw po dito sa dalawa na to. Ito pong sa akin, hindi na po ito kayang referin dahil ito po ay nakaribit. So hindi po natin matatanggal itong pinaka-cover na to. Kaya pinaka-dabis gawin po rito, ito po ay palitan na. So ang gagawin po natin ngayon, ito po ay ating tatanggalin at ang uunahin muna po natin gawin ay drain yung laman na itong ating tangke. Ito mga pare ko, hindi na po natin kailangan dalhin sa shop to dahil tayo mismo po ay kayang-kaya po natin gawin to. At saka isa pa, mas mahal pa po yung labor cost kaysa po sa presyo nitong ating fuel cap na ipapalit. So madudubli pa po yung gastos natin. So dito na lang din po natin i-drain. So tanggalin po natin itong hose na to at saka po natin sahuran ng panahon. At dire-diretso na po mauubos yung laman nitong ating tangke at ilagay nyo po sa reserve position para hanggang ilalim ay said yung kanyang fuel. Tapos pong i-drain ay adjustable wrench lang po yung katapat nito at pihitin lang pong pakaliwa. Ayan mga pare. Pag maluwag na ay pwede na rin po yung kamayin. At maglagay na rin po kayo ng pansahod ng gasolina sa ilalim kung sakaling may pumatak pa. Ayun, kalawang na yun. Uy, meron pa. Pero siguro hindi naman ganun kadami na to. Dahil na-drain na po natin. So yun mga pare. Ayun. At saka po natin uhugutin itong nasa ibabaw. So ito na po yung pinaka reserve niya. Ayun. At naiwan po yung filter sa loob. So hugutin po natin yan. Kasi sa tagal na rin po na hindi nahuhugot ay hindi po natin mahugot. Kukuha po tayo ng kutsilyo para po mabatak natin pababa. So ito mga pare ko, at inuhugot na po natin yung filter niya. Dahil na magana po, dahil na rin po sa sobrang tagal, kaya po siya nagkaroon ng konting paghigpit. So ito mga pare ko, sa problema po kayo na wala po lumalabas na fuel dito sa inyong fuel cap at ang estimate nyo po is wala naman po siyang problema dito sa mga strainer niya, ay posible po ito po ang may problema. Yung strainer niya malam po sa loob ng inyong tangke. Kaya ang gagawin nyo po is uhugutin nyo po siya at saka nyo po siya lilinisin. At pagwalinis na po ay ibabalik nyo lang po ulit siya sa inyong tangke. So ang gagawin ko po dito ay hindi ko na po ito gagamitin dahil namili na po ako ng bago. At ang bago ko po is MRTR fuel cap at nakahalintulad din po nitong aking dating nakakabit. Pero marami pong design nito mga pare ko at ang gaganda pa po ay ang mga pare ko pinosko. Kung gusto nyo balitan nyo sa inyo ay pwedeng-pwede po. Kahit na po wala po siyang problema at ang gusto nyo lang po ay mabago at pumugi po ang inyong motor. Pero sa pagkakabit po is same lang din po ng ating ginagawa ngayon. At especially nga po din po yung pagtatanggal sa kanya. So ito mga pare ko yung ating bago at ganyan-ganyan lang din po siya. So ang kaso po rito is ito po ay mataas po yung reserve. Ito naman po sa atin ay mababa. Ito yung sinasabi natin mga pare ko, kung mapapansin nyo, ito po ay naka-screw. Samantalang po ito ay nakaribit. Kaya po hindi nyo po ito pwedeng tanggalin. Hindi po tulad nito is titanggal po ito at pwede po natin ma-repair yung nasa loob niya. At pwede po natin mapalitan ng o-ring kung sakasakali po. So kaya ito po yung aking binili. So ito kakabit natin mga pare ko, kung bakit ko po nasabi na mas mataas pa po yung labor cost. Kasi era po dito sa ating ikakabit na bagong fuel cap. Dahil ito lang po ay nagkakalagaan ng 70 pesos samantalang yung labor cost po natin pag nagpagawa pa po tayo sa mga shop is around 100 to 200 pesos at ito na po yung procedure ng pagkakabit at ang dali-dali lang pong po at kayang-kaya nyo pong gawin at hindi na po pala kailangan lagyan pa ng mga sealant o gasket o teflon o ano man dahil meron na rin po siyang kasamang gasket. So ito na po yun sa loob. So ang gagawin lang po natin is ikakabit lang po natin at saka po natin hihigpitan ng hindi naman po sobrang-sobrang higpit. Ayun. Tapos na. Dahil pag nag-leak po siya,
is ibig sabihin kulang pa po ang inyong higpit at higpitan niya pa po ng konting-konti. Ayun o. So yan. And then susunod po is ikakabit na po natin to. And then tapos na po yung ating trabaho. At may fuel na po itong aking tangke at upang checking po is wala po tayo nakitang leak dito sa ating fuel cap. So ayan mga pare ko, hanggang dito lang po yung ating video at nakatipid na naman po tayo ng labor cost dahil DIY lang po yung ating paggagawa dito sa ating motor. So kita-kitsa lang po tayo mga pare ko sa another DIY dito sa ating motor. So paalam mga pare ko, paalam!